Okay, magandang araw mga katropa. So, nandito tayo ngayon, ano? Wala po tayong trouble. Although ito po ay isang forklift engine. Forklift engine po 'yan, ayan. Pero nakita nyo naman, ayan, ang tama ng crankshaft. Lumiit na siya. Okay, lumiit na. Ito makinis pa 'yan, ito lumiit na. So, anong issue? Wala pong issue, no? Kundi nasira yung crankshaft. So hindi na pwedeng gamitin. Kita nyo naman, umoblong na siya. Ito, kumpara dun sa dati niyang shape. Okay? So medyo malaki ang gastos, mahal ang crankshaft, pinull out ng customer. Yun ang masakit, no? Pinull out, no? Wala bang pull in? Na pull out. Iyan. So, dun talo. Dun talo ang ating mga katropa pag gaganon, ano, napu-pull out. Bakit? Kasi gumastos tayo ng inspection. Diyos muna kayo dyan. Ano pang nagastos natin? Siyempre, yung araw, travel expenses, food expenses, ay kasama na pala sa travel expenses yun, no? Ayun. So, medyo dun talo, pag lalo na sa Pilipinas, no? Kahit pa isang araw, tinravel, pabalik, or tawag dito, kahit isang araw lang, tapos yung inspection nyo, pag babaklas, yun ang mga problema. So, pwede, kung pwede sana, merong advance, di ba? Pero walang customer na may gusto ng advance. And then, kung sa dealer po yan, nangyayari, ay ang ginagawa dyan, may bayad siyempre. Yung pag-go ahead, ay babayaran ng customer yung inspection. And then, pagka yan ay sinuli, kinuha ng customer at ang gusto ng customer, ay nakabalik lahat ng pyesa, pero hand tight lang, may panibagong charges po yun, no? Pero kapag yung mga ordinary lang na shop, edi syempre lahat naman ay maraming libre. So in inspection mo, binaba mo yung makina, binaklas, tapos malaki ang quotation, umatras si customer, talo tayo, di ba? Kasi umubos na rin tayo doon ng mga dalawang araw. Okay, plus travel expenses pa kung malayo. So, yun yung sakripisyo ng mga mekaniko or workshop. Tapos sasabihan ka pang scammer ni ng mga vlogger diyan, ano? Yung mga vlogger na walang workshop or nagba-vlog lang, ano? Yun ang ano eh, akala nila ni-rescue mo yung ano, yung kanilang sasakyan or equipment, then hindi mo naman masasabi na matatapos mo agad, no? Siyempre, ang gusto ng customer ay bayad muna, tapos muna, kumilos muna, umandar muna bago magbabayad. Eh paano 'yun? No? Mamaya nakita ka ng ibang mekaniko sa ibang mekaniko ginawa. Kaya minsan ang ginagawa ng ibang mekaniko, dinadala yung pyesa para pagka pagagawa mo sa iba, hahanapin mo uli yung mekaniko, no? Tatawagan mo siya, sabihin, nasan yung piyesang to, edi bayaran mo muna ako sa inspection ko or sa troubleshooting. Kasi ang troubleshooting ko naman ay 100% yung pagkakatrouble ko. Kaso nga lang, ikaw ay walang piyesa, nang dumating ang piyesa, gusto mo nang pagawa sa iba. Yun po yung kalimitan nangyayari. Ginagawa din po namin yan, no? 100% yung inspection, injector. Pag sinabi mo sa customer, sige, bibili mo na ako ng injector pa sa ako isang beses ng bayaran. Hindi pwede. No, dadalhin namin yung mga tornilyo, mga holder ng injector para sure kami na sa amin muli paggagawa. Minsan ganyan, no? Dapat maging mautak din kayo mga madalas kaming takbuhan, no? Ang mga mekaniko po madalas pong naluloko. Ayun. Ng mga customer. Okay. Laging ano yung mga vlogger eh, para lang ano sila sa customer nila, magpapango, no? Ayan. Laging
Madalas, ano, madalas nagkasundo na sa quotation, and then pagbayaran na ay talagang tatawad pa, no? Mabuti kung ikaw si Kristo, no? Madalas magpatawad. Salamat at hindi natapos. Babalik ako sa Riyadh. Okay, thank you, Sir Roger. Roger, Roger, Boss Roger. Salamat po.